Football ang kinaguriang numero unang sport sa mundo. Kahit anong lahi kasi, na-enjoy ang ganda ng larong ito. Sa Pilipinas, hindi man ito ang pinakasikat na sport, parami ng parami ang mga sumisipa ng pangarap sa pamamagitan ng football. Isa na rito si Paolo Bugas, midfielder mula Far Eastern University. 21 years old pa lang, ngunit naging miyembro na ng ASCALS at Global FC. Unang natutong mag-football si Paolo sa kanyang bayan sa Nabunturan, Compostela Valley. Nagpaalam ako sa parents ko na gusto ko mag-try mag-football, baka pwede niyo akong tulungan. Bilhan niyo lang ako rubber shoes, sabi ng parents ko, o sige, punta tayo kayo. Okay. After ko bumili, tumakbo agad sa school namin. Tapos naglaro kami ng football ng mga friends ko. Natuwa naman ako nung first touch ko sa bola, parang natutuwa na ako sa sports. Ayun, tuloy-tuloy na, may mga provincial meet, inter-school na tournament. Hindi akalain ni Paolo na ang simpleng sipa at takbo ang kanyang magiging susi para makakuha ng magandang edukasyon. Pero hindi naging madali ang pagluwas niya sa Maynila. Kailangan magsakripisyo ang kanyang mga magulang para lang maituloy niya ang kanyang pangarap. Tumama ako dito sa Maynila para mag-tryout din. Pag-tryout ko, hindi talaga ako nagustuhan ni Master Kim kasi super liit ko, as in parang walang-wala talaga ako sa football. Pinakiusapan ng parents ko si Master Kim na, Master, baka pwede mong bigyan ng chance. Kahit ano yung pwede mong i-offer, tatanggapin namin. So yung binigay ni Master Kim, 1 year probation and 1 year scholarship lang. Walang food and dorm. So, mga 2 months dito sa FEU, parang nakakapanibago kasi twice a day yung training. Kasi yung program ni Master Kim, kakaiba kasi super strict. Tapos after 2 months, parang naiyak ako kasi parang di ko kaya. Tumawag ako sa parents ko, ma, di ko na kaya dito. Kung pwede, iuwi nyo na lang ako, sundin nyo ako dito. Pinigilan ako ng father ko, sabi niya, Pao, wag kasi magandang opportunity yan. Kung pwede, tiyagain mo lang. Ang kanyang probationary status ang mismong nagtulak sa kanya upang magsikap. Hina talaga yung loob kasi parang ba't pa mag-i-invest yung parents ko kung pwede naman ako mag-aral sa province. Pero hindi ko pa kasi alam yung mga opportunities na mangyayari dito eh. Sabi ng parents ko, sige lang, hayaan mo lang, mag-invest lang tayo. Hanggang sa nakuha ko yung full scholarship. Bukod sa training ng team, naghanap si Paolo ng oras para lang pagalingin ang sarili. Di-training ako mag-isa sa gabi, sa umaga. Minsan, pag may free time ako sa hapon. Hanggang sa narating ko yung goal ko na makapaglaro full-time, na nakakatulong na ako sa team. Malaki talaga yung utang na loob ko sa FEU tsaka kay Master Team. Ang pagtsatsaga ni Pao, kanya raw nakuha sa kanyang magulang, lalo na sa kanyang Mama Arfel. Kung paano niya ako pinanganak. Kasi nakahiga lang talaga siya the whole 9 months. Tumatayo lang siya pag kumakain, pag nag-CR. Grabe yung sakripisyo niya. Siguro doon ko naman na yung pagtsatsaga, tiis, pagsisikap. Kaya doon ako namomotivate lagi, lalo na sa buhay ko. Ngayon, sa labas at sa loob ng field, si Mama lagi iniisip ko. Tsaka yung Papa ko din, laking tuwa din kasi grabe din siya mag-motivate eh. Malay po, salamat ko sa kanila. Ang paghihirap ni Pao at ng kanyang magulang, unti-unting nagbunga hanggang sa nakakuha na rin siya ng full scholarship bilang tama raw.